Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sen, ikaw naging dati ka namang senador, no? Alam natin merong immunity ang senador, lalo na kapag nakasesyon ang Kongreso, ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Although ito may limitation to, di ba? Itong immunity from suit na ito. Pero kung sakali na mangyayari nga na biglang magkaroon ng arrest warrant, ito bang immunity na to ni Senator Batong na ini-enjoy niya ngayon as an incumbent senator, pwede ba niya na i-exercise or pwede ba, obligado ba na ma-observe o i-observe ng ICC o Interpol? Hindi po, technically wala naman pong immunity ang mga senador, no? Meron silang immunity from libel or ano, pagka nagpi-privilege, galing sa privilege speech yan. Pero that's about it. Ngayon, itong ano, yung Senado, pagka nagkaroon ng warrant of arrest, eh masisira naman ang imahe ng Senate President at ng Senado in general kung kukupkupin nila yan, si Bato de la Rosa. Hindi po mangyari. Yung sa akin po kasi na nangyari noon, na pilit akong aarestuhin nila Duterte, eh walang warrant of arrest po noon. Meron lang siyang presidential decree. Yun po ang dahilan kung bakit protektahan ako nung Senado, kasi bawal po yun, no? Mm-mm. Bawal na manghihimasok yung executive dun sa legislative branch of government ng walang legal basis. Mm-mm. Yun po ang nangyari nun. Mm-mm. So kumbaga, magkaibang kaso, hindi pwedeng i-cite na, ay bakit nung panahon ni Trillanes, pinotektahan siya, bakit ako hindi? Parang ganon. Opo, malaki po ang diferensya kasi hindi po ako naging instrumento ng pagpatay ng libo-libo katao, hindi kagaya ng Bato de la Rosa. Mm-mm. Kasi siya yung PNP chief. Kung ayaw niyang sundin yung utos ni Duterte dun sa war on drugs, sa extrajudicial killings, eh hindi po mangyayari yon. Ngayon, kung gagawin ni Duterte, papalitan siya, tatanggalin siya sa pwesto, at maglalagay ng iba, hindi siya ngayon makakasuhan, si Bato de la Rosa, kasi hindi niya sinunod eh. Mm. Yun po yun. Mm-hmm. Kaso, ako wala naman akong, krimi na ginawa eh. Sila, malubha po yung krimen na ginawa nila Duterte. Libo-libong mga Pilipino po yung pinapatay. Just to remind everyone, ang estimate po nila dito ay higit sa 30,000 nakatao. Tapos, ito no, ang sinasabi nila, nanlaban daw yung 6,000. Dito ka makakakita na supposed to be itong Duterte administration noon, sila yung mga malulupit sa illegal na droga, no? Ngayon, bakit doon nakahanap ng tapang yung mga drug addict at drug pusher na sinasabi nila na lalabang ka? Bakit ngayon, no? Sa panahon ni President Aquino na lang at President Marcos, bakit walang mga drug addict na nanlalaban? So doon mo makikita na walang nanlaban. Pinatay nila. Mm-mm. At pinatay nila sa utos ni Duterte. Mm-mm. No, yan po ang realidad dito. Mm-mm. At kaya kailangan nilang harapin yung krimen po na yan. Mm-mm. Since sa maraming mga kababayan natin na nakatutok pa rin dito sa itinatakbo ng ICC pero hindi kabisado kung ano paano tatakbo ito, pwede nyo ba kaming gabayan ano yung mga susunod na posibleng scenario ngayon na merong bagong development po dito sa inihain po ninyong kaso laban po sa mga opisyal ng Duterte administration? Ating pagkakaalam po sa proseso ng International Criminal Court, nandito na sila sa estado na kailangan na nilang mag-i-issue ng application for warrant of arrest. Tapos ang kasunod po niyan, pagka ito ay sinang-ayunan ng pre-trial chamber na tinatawag ng ICC, pag sumang-ayon sila doon sa application na yon ng Office of the Prosecutor, ito na ngayon ay mag-i-issue ng
arrest warrant. Mm-hmm. Tapos itong arrest warrant na ito ay talagang siniserve nila through the Interpol. Itong Interpol naman is an international organization na kung saan iba't lahat ng mga miyembro nito ng mga bansa ay pagka nakakuha sila ng red notice, for example, mula sa Interpol, yung police force nung bansa na yon ay parang gagamitin niya yung kanyang authority, yung red notice na yan, na parang regular na arrest warrant ng mga korte, local courts, no? Kaya yun ngayon yung magiging sitwasyon pagka lumabas po yung arrest warrant. So, nandoon na po sa estado na yon. Kailan po lalabas yan, eh, hindi po natin masabi. Ang estimate natin noon sa mga middle of the year, pero kung ano, for whatever reason, eh, nade-delay siya. So, lalabas na lang po yan talaga within the next few weeks or months. Ano? Yun po yun. Sir, ano ba to? Parang kayo sa tansya nyo, nakikita nyo po ba siya na magkakaroon talaga ng conclusion habang nakaupo ang Marcos Jr. Administration? For sure, ano? Mareresolbahan yan. At least yung arrest warrant. No? Kasi, yun, malapit na talaga mangyari yun. Ngayon, yung trial per se, is pagka kasi ang ICC, magsisimula lang sila ng trial kapag hawak na nila yung akusado. Mm-hmm. Hindi sila nagta-trial in absentia na tinatawag. Mm-hmm. So, hindi kailangan nilang hawak na, kaya nag-i-issue sila ng warrant bago pa magsimula yung trial. Di ba, sir? Yun po. Hindi ba, tama ba yung recollection ko? I think yung si dating President Saddam Hussein, di ba, trinial din. Pero hindi ba yung in absentia siya noon? Tapos nagkaroon ng arrest eventually? Hindi po, no? Iba yung, hindi po ICC ang gumana nung sa panahon ni Saddam Hussein. Siya po ay ano siya, no? Naging parang technically prisoner of war kasi US yung ano eh, nag-invade sa Iraq. Mm-hmm. Tapos nanganap siya, nung nakuha siya, ay naggawa sila ng parang court-martial at dun siya sinimpensyahan. Mm-hmm. Hindi po trial in absentia yon. Mm-hmm. So, naging prisoner of war yun. Mm-hmm. Sir, ganun po ang process dito is yung kay, ano, yung sa si Milosevic ng Yugoslavia, na isa ring diktador na marami siyang mga pinapatay na kababayan niya, at yung International Court of Justice for Yugoslavia at the time, yan yung naging basihan nung pagbuo ng International Criminal Court. Mm-hmm. Kasi yon parang ad hoc yun, you know? Temporary international court yun na binuo para lang sa Yugoslavia. Mm-hmm. At yun nga, he was found guilty. Ngayon, bago siya sinintensyahan, eh, nagpakamatay yung si Milosevic. Mm-hmm. So, after nun, nag-usap-usap po ulit sa United Nations para gumawa ng International Criminal Court, yun po ang naging basis ng Rome Statute na tinatawag, yung convention na yun, na pumirma tayo, including itong yung Pilipinas pumirma noon noong November of 2011. Mm-hmm. At nag-concur yung Philippine Senate noon, na noong panahon yun, ako po ay senador, so pumirma ako dyan. At si President Marcos, ano, nung senador siya, pumirma din po siya dyan sa Rome Statute na yan. Kaya naniniwala din si President Marcos doon sa value, no, sa wisdom, sa rational ng pagkakaroon ng International Criminal Court noong mga panahon na yun. So, yan po ang ang history niya. Pero, Sen, ito para maging fair din, ha? Kasi syempre, hindi naman lahat po ng mga kababayan natin ay na-appreciate yung ginagawa ninyo, no? Ang meron din kasi mga allegation, may mga mindset na ay
kaya nyo yung ginagawa, kaya nyo to ginagawa. From time to time, maingay, pinupursu ang ICC case kasi balak bumalik sa politika, tatakbo sa Senado o sa anuman na pang-politikang posisyon para rin maging fair. And Sunny, paki-address po yung ganito mga allegation. Hindi po, final namin ito, itong ICC case na to, noong 2017 pa. Alam niyo po yan, tinututukan po namin yan. Kaya inabot na tayo ng pandemic, hindi namin binibitawan yan. Wala naman kung ano yun. Regardless ko anong sitwasyon, talagang hindi namin binitawan yung kaso na yan. Ngayon, nagsabi na po ako na hindi naman ako tatakbo ng pagkasenador. So itong ICC na ito ay this is a national issue, no? Kaya hindi naman ako mag-gain for that. Ang kwan kasi dito, yan ang pinakang depensa nung mga talarin. Ano po bang gusto natin mangyari nito? Tweets na lang. Itong libo-libong mga pinatay na Pilipino wala nang hustisya kasi magsasabi sila ng ganyang issue na politika yan. Hindi po, no? Kasi saksing buhay yung mga Pilipino rito. Alam natin yung nangyari nung panahon ni Duterte. Kumbaga, fresh pa yan sa memory natin. Unless, bagong panganak ka noong mga panahon na yun. Kaya hindi pwedeng ipagkaila na nangyari ito. Kasi nangyari talaga ito. Kilala nung mga, lalo na yung mga mahihirap, ano? Inapasok sila sa mga bahay nila. Kilala nila yung mga pinatay. Ngayon, ando doon, ano? Ando doon na tayo. May mga, ano doon, meron mga addict na totoo doon o kung ano man, kriminal. Pero hindi ganun po ang due process natin. Ang kung may, dito sa ating bansa, ang criminal justice system, pagka gumawa ka ng krimen, edi ikukulong ka. Pero merong proseso, kailangan uusgahan ka ng korte. Hindi pwedeng nguso-nguso na lang. Kaya ang nangyari dyan, doon sa libu-libong mga pinatay ng Pilipino, sabihin mo ng mga kalahati doon, mga talagang mga halang yung mga bituka, pero yung iba ron, yung kalahati ron, mga inosente na nanguso lang. No? Uh-huh. Kahit na yung mga halangang bituka, meron pa rin tayong proseso para iprotektahan yung lipunan sa mga kanilang uri through the courts. No? Kailangan nating ikulong. Tapos yung mga addict lang naman na ordinaryo, na nalulong dahil sa iba't ibang problema sa lipunan o sa pamilya, pwede nating i-rehab. Ganun ang dapat ang tungkulin ng gobyerno sa mga ganitong klase mga pamamayan. Sen, ilang beses nang sinabi ni Sen Bato no, na hindi ako magkikipag-cooperate, paulit-ulit na to. Pero meron ba kayong gustong ipayo sa kanya, gayon din dito sa ibang mga police, ex-police officials na ngayon ay nahaharap po dito sa ICC case na inihain po ninyo? Kanya po, yung mga nasasangkot as suspects, pwede silang maging, kung equivalent ng state witness, kung hindi sila yung most guilty. Unfortunately for somebody like Bato, silang dalawa ni Duterte kasi yung most guilty rito Kasi pwedeng na-save yung mga tao na yon. Kung sinabi niyang, boss, ikulong na lang natin, huwag natin patayin. Kung sinabi niya kay Duterte yun, nung inutusan siya na pagpapatayin, kung gano'n ang ginawa niya, wala siyang kinakaharap ngayon. Kaso, inutusan siya, ginawa niya, siya ngayon nag-utos dun sa buong Philippine National Police. Siya yung key player dito. Ngayon, yung ibang mga na involved as suspects, pwede silang magtestigo at yun ang makaka-save sa kanila from this case. Pero hindi si Bato at si Duterte, unfortunately. Okay. Former Senator Sunny Trillanes, maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon na ibinigay sa amin. May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na.
Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.